What's up, guys? So now me and Sunny is come back again to give you some more videos. So we're gonna make number 11 and number 12 for now. So I hope you stay tuned, and if you're not subscribed yet, just subscribe my channel below. Mongo's Martial Arts. Yes, and just hit the notification bell so that you will be updated for the next videos from us. So just watch us, guys. So I hope you learn something for today, right? So guys, I'm gonna show you today the number 11 shadow fight or dance or whatever. Yeah, so this is now for the knife. So this is our number 11. Easy. So guys, I'm gonna give you the three angle for the number 11. So first is facing there, and facing on the side. So right, number 11. Right, number 11. Facing this way. Okay, I'm facing that way. Alright. So guys, ito po yung actual ng number 11. So tatagalogin ko na lang po kasi ang hirap-hirap po kasi mag-English eh. So yan po ang stance ng Mongo's. So hindi naman talaga yan pagka yung sa real training talaga. Mas mababa pa talaga diyan. Okay. So pag tiningnan niyo po yung position. Pag tiningnan niyo po yung position niyan, kailangan mong umalis dun sa pinaka pagka umiwas ka lang ng straight, posible ka kasing maabutan. So dapat kailangan kasi umatras ka na naka-slant ng 45 degrees para umalis ka na dun sa sentro, tapos umatras ka pa. Yan, katulad ng ganyan. So yan, panoorin nyo po ng mabuti. Yan, so hindi siya nabutan, tapos ipali mo dun sa labas, tapos hawak, tapos kailangan mong i-jerk para yung opponent din is mawala din yung balance niya. Hindi ko lang po na ipaliwanag ng maayos yan. Yan. So wag po niyo hawakan yung kutsilyo kasi delikado po yun. Ganun lang. Iano niyo lang yung puno ng o yung handle ng kutsilyo para matanggal. So, panoorin niyo po ulit, guys. So, yan, dahan-dahan lang po yan. Ayan. So, ayan. Walang hawak sa kutsilyo dyan. Ayan, isa lang po yan. Marami po yan siya. Pero, yan po. Ang isa lang po yan sa pinaka-basic. Kung, so, yan. Ulitin natin. Ayan. Ayan. Push. Yeah. Banat. Dyan. Yep. Yeah. Ganun lang. So, sa kabila naman. Yan, so panoorin nyo dyan sa ganyang angulo. Yan. So, ganun lang, guys. So, depende na po yan sa sitwasyon ng tao. Kaya, huwag mo na pong susundin yung pinaka-ano ng kuan. Kung ano na yung maging sitwasyon, yun na mo yung sundan. Pattern lang po yung shadow o yung dance na ginagawa nating pattern. So, ayan po. Ayan, ayan. Nagtatanong po siya kung ano ang mga banat ng ganong saksak. Pero wala pa kami dun sa number na yon. So darating tayo dun. Binigyan ko lang po siya ng sample nun. Kasi dapat lang kasi dahan-dahan lang. Huwag pong nating mamadaliin kasi mahirapan po kayong masundan. Dun lang sa mga hindi pa na
natuto. Okay guys, sana po may natutunan tayo ngayon. And guys, yung ano po, ng number 11, yung number 11 po natin is malawa po yan. Yun lang po yung pinaka basic lang talaga. Pero maraming ano dyan, tingnan nyo. Yan, yun yung pinaka basic na movement niya. Yan. So, po napaka-effective niyan kung marunong ka talagang gumamit niyan. Pag na-master mo yan, matindi yan. Pero, kung talagang medyo takot ka lang, pagka-praktisado kang, ano, pitikin mo lang yung kamay na yan. Yan. Yung titingnan mo ng ano yan, yung pitik ng ano, kailangan pitikin mo yung sa may banda, sa may buto, ano mo lang yan. Pag matpatamaan mo. Or hindi man, basta dyan lang sa ano niya, arms niya. Pag hindi kaya, pitikin mo palabas. Yan, pati pitik kasi ko. Para hindi siya maka-counter agad. Kasi kung hayaan mo lang siya na sumaksak ng diretso, pwede niyang hatakin at ibalik. Pero pag tinapon mo yung kamay niya, mahirapan mo siya. Kasi yung momentum niya is mapapalayo yung kamay niya. Yan. Yan, yan naman po yung ibang mga klaseng mga saksak na isusunod po natin kung paano po natin ano yan. So, yan po. Kaya yung mga ganong saksak, hindi na siya puposible dyan kasi tinapon mo na yung kamay. Yan, hindi mo na maisasaksak ng 1, 2, 3 yun kasi naitapon mo na. Pero pag in case naman, mayroon pa tayong kasunod na ano. Kung naalala nyo yung sa unang mga video natin na yung mga defense ng kutsilyo. Yan po, ulitin natin yung ano para maliwanag. Ayan, push mo yung puno, tapos yan, chop mo, leg, tapos tulak, yan, sipa. So, yan po guys. Alright. So, sa ngayon naman guys, bibigyan ko po kayo ng kung paano po i-convert yung moves na yun. So, panoorin nyo po ito. At sana po ay may matutunan kayo dito kahit papano. Ayan po. So, parang basic lang tayo. Ayan, isa. Ayan, pitik. Hawak. Jerk. Push mo yung kutsilyo. Chop. So, instead na i-chop mo yung liig niya, baliin mo yung kamay niya. Pagkatapos sa kamay, diretso sa tuhod. So, yan po guys. So, tingnan nyo ng maigi. Na ano, ulitin nyo yun. So, ayan, panoorin nyo ng ano, maayos. Ayan, pitik, tapos hawak, hatak, bali. Yan po, napakaganda pong depensa yan mga kaibigan. So, sana po may natutunan tayo ngayon. So, kung hindi nyo pa na-click yung subscribe button dyan, banatan nyo na para po updated kayo sa mga susunod namin mga video guys. So, maraming salamat muli at sana po ay nandyan lang kayo laging sumusuporta at kung nagustuhan nyo to, share nyo na lang po. Salamat! Ito nga pala guys yung ano, susunod nating gawaan ng depensa. So sana po huwag kayo mawawala sa susunod. Kung gusto nyo po makita ang depensa natin dyan sa mga ganong saksak, eh subscribe na po kayo at click nyo na po yung notification bell natin dyan para updated kayo pag nag-upload kami ng mga bagong video. So guys, maraming salamat sa suporta at sana po yun nandyan lang kayo lagi at kung nagustuhan nyo naman itong video na to, pwede nyo pong i-share para po mapakinabangan po ng iba nating mga kaibigan na willing matuto. So paano? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!